Meron po tayo dito na electric pa na gagawin. Ang sabi ng may-ari, number 3 lang ang gumagana. Number 1 at number 2 ay hindi gumagana. So, tingnan na natin ang electric pan na ito. Ang brand po niya ay Pukuda. Pukuda, stand pan po ito. Hindi na dinala yung stand. Ito na lang ang dinala. So, ito po yung switch niya. Ito yung switch. Testerin na natin kung may continuity yung number 3. Number 1 at number 2 niya. Tingnan natin. Ito po. Tingnan natin kung may continuity. Connect lang po natin sa plug. Line 1, line 2 yung ating tester. Dapat naka-times 10 po yung ating tester. Pagka meron po yan na reading, ibig sabihin buong windings. Yan. Tingnan po natin. Ito na ka. Yan. Naka-connect na po. Tapos ang switch po niya, ito. Yung switch. Tingnan nyo po dito. Yung switch natin. Ito po ay number 1. Naka 0. Tingnan natin yung number 1 niya. 1. 2, 3. Ay, wala. Palyado. Sabi, number 3 lang gumagana. Dapat pumapalo ang number 3. Pero hindi pumapalo. Ayun, number 3 po yan. Number 3. Pabalik po natin pigit. So, yan. Number 2. Number 1. Wala. Wala. So, number 3 lang po ang meron. Yan. So, pagka ganyan po, testingin po natin. Testingin natin siya. Saksak natin kung siya iikot. Ito po. Saksak natin siya. Yun, number 3 po yun. Yan, number 3. Isaksak po natin, ha. Yan. Yan po, naka-zero yan. Naka-zero. Naka-off. I-on natin sa number 1. Wala, hindi po umiikot. Number 2. Ayan. Umiikot. Ay, number 3 pala yun. Yun, number 3. Ay, wala nga. Oh. Yan, number 3. Balik natin sa 2. Wala. Number 1. Wala. Off. Okay. Ulitin natin. 1. 2, 3. Okay, 3 nga lang ang gumagana. Makapansin nyo, malakas siya. Walang problema siguro sa bushing at saka sa shafting. Walang problema, gumagana eh. Ang suspect natin dito ay switch. Tingnan natin. Buksan na natin. Tingnan natin kung switch nga ito. Kasi ang suspect ko, switch. Buksan natin. Bunutin na natin muna. Testerin natin ngayon. Ito po yung switch. Dahil ito po ang ating suspect. Tetesterin po natin itong switch na to. Kung buo siya. I-confirm natin kung sira nga siya. Kasi number 3 lang ang gumagana. Tingnan natin siya. Mapapansin nyo. Yan. Yung pinakang yung tanda na yan, yung tuldok na yan. Nakatapat dapat dito. Dito. Nakuha nyo. Yan o yan. Yun. Pag nakatapat dun yun, ibig sabihin naka-off yung ating switch. Ayan. Ilalagay natin sa off. Yan, naka-off yun, ganyan. Ayan. Kasi, unang pihit niyan, number 1. Tapos, pangalawang pihit, number 2. Tapos, pangatlong pihit, number 3. Pag pinihit pa ng isa, pang-apat, naka-off na naman siya. Kasi nakatapat na naman siya dun sa gitna. Yun pinakang position ng pinakang off. Ayan. So, testerin muna natin naka-off yung ating ano, itong naka-off. So, times 10 tayo sa tester. Ayan, okay? Naka-times 10 ang ating ohmmeter dito sa range na to tayo. Ayan. Testerin natin. Ito yung common. Common, number 1, number 2, number 3. Ayan. Ilagay natin yung isang test probe. Para makagalaw tayo ng maayos, gumamit tayo ng alligator clip. Lagay natin dito ng clip. Para nakakagat na lang siya. Kahit magkabaliktaran po yan. Okay lang. Ayan. Lagay po natin sa common terminal. Ito po yung common terminal ng switch. Yung nakahiwalay na yan. Magkakadikit yung tatlo. 1, 2, 3. Ayan. Naka-off ang position po niyan. Ilagay po natin sa 1. Ito po yung 1. Yan po natin sa tester, ha. Tapos ito po. Pipihitin natin. Isang pihit lang po. 1. Ibig sabihin, pumalo. Buo yung switch sa number 1. Buo po yung switch. So, ilipat po ulit natin ito. Ito, ilagay naman natin sa
Number 2 na sweets. Yung terminal na yan. Number 2 po yan. Pihitin ulit natin ang isang pihit. Ito na po yung pangalawang pihit. Ay, natanggal. Ayan po. Buo po siya. Buo-buo. Ayan po yung number 2. Pumalo po. Ayan, pumalo. Lipat po natin sa number 3. Ito. Ayan. Tapos, pihitin natin ang pihit. Isang pihit pa ulit. Ibig sabihin, pumalo po siya dyan. Connected po yung number 3. Kaya, ngayon ay, ibig sabihin, buo po ang switch. Hindi po yan ang sira. Connected po natin buo yung switch natin. Ngayon, ang gagawin natin, nasa motor ang problema, nasa windings. Kasi pag tinester natin yung tatlo na yan, dapat pumapalo po yan. Ayan. Wala, kaya pumalo. Walang palo. Open yung wire. Yung windings, open. Tataka tayo, bakit pumapalo? Ay, gumagana sa number 3. Wala naman connection to. Diba, walang connection. Walang connection. So, titignan natin at baka putol po yung mga kable nito. Ito mga wires na to. Chichikin po natin yan hanggang doon sa loob. Kaya, buksan muna natin. Baka nandito lang sa wire ang putol. 1 and 2. Yung ating windings sa 1 and 2. Tingnan natin. Buklasin muna natin. Natanggalan na po natin ang tornilyo. So, ganyan lang po. Pag medyo matigas pa ito, sungkitin lang po ng pliers ng flat screw. Yan. Ganyan. Yan. Ganyan lang po. Yan. Itabi muna natin ito. Tapos ito. Ito. Tapos may basahan tayo dito. Ibasahan na yan patungan para hindi magasgas yung ating windings. Dito. Natin ipapato. Ayan. Halatang malato na. Nangitim na. Tingnan natin dyan kasi walang connection yung 1 and 2. Tingnan natin at baka putol doon. Baka inamag na. Ubuksan natin siya. Para ma-check natin yung dulo dito at saka yung dulo dito at saka dulo doon. Tetesterin natin kung hindi putol dito sa gitna. Kasi katulad yan, lambot na siya dyan. No? Dito. Posibleng nandun ang putol. Malamang nandito lang yan. Sisikin natin doon. Tatanggalin natin to. Ayan. Para safe, ito, lagyan muna natin dito ng bagong cable tie para hindi siya mahila. Ayan. Para kahit mahila siya, hindi siya mabibitaw. Para safe yung ating windings. Ayan, okay. Ganyan lang po. Ayan, ngayon, isa-isahin natin bukahin to. Titignan natin kung nasaan ang putol. Para ma-check, tatanggalan natin ito ng balot. Ingatan lang po itong pagtanggal nito at ito po ay malulutong na. Ayan. Gumamit ng long nose at piselin para lumuwag yung ating spaghetti tube. Ayan. Ayan, lumabas na yung dulo. Ayan. Yung red, ito yung red. I-test rin natin yan lahat. Red at saka white. Nasaan ba yun? Red at white po yung 1 and 2. Yung white na natin. Kasi yun yung test rin natin. So, may yata yung white eh. Ito yata. Yung red, nakuha na natin. Yung number 3. Ito yung number 1. Yung white. Ito ba yun? Bakit brown na? Kulay brown na eh. Ayan. Tetesterin natin siya ngayon. Ganyan. Tetesterin natin siya. Ganyan pa rin yung tester. Naka times 10. Tingnan natin kung papalo siya. Ayan, okay. Pumapalo. So, ilagay natin sa red. Ayan. Sa red. Tapos, red din dito sa switch. Para ma-check natin kung putol yung wire. Kasi yan yung walang resistance. Okay, buo yung red na wire. Buo siya. Tapos yung white. Ilipat natin yung isang test tube. Ayan. Tapos, check natin yung white. Okay, buo. Buo po yung ating yan. Yung wire na white, buo. So, ibig sabihin, nasa windings ang problema. Nandito. Tingnan natin kung paano nangyayari yan. May number 3 naman na gumagana.
doon sa winding isang problema. Okay na yung kable, ito mga kable. Buo siya. So ngayon, antanggalin na natin lahat 'to. Ito. Ayun. Tanggalin na natin 'yan. Ayun oh. Inaamag na. May mga amag. Ayun oh, malambot na 'to eh. Ito tanggalin natin. Ayun oh, putol. May putol po. Ayun, may putol oh. Ayun, putol. Ayun. Ihihinan natin ang panibago 'yan. Kasi may putol oh. Dapat doon siya nakakabit. Ayun. Putol siya. Ito malalambot na rin oh, malulutong. Ihinang natin ng bago yan. Ibabalik natin. Ibabaguhin natin ang hinang kasi mga malalambot na. Mahinang klase kasi yung motor na yan. Ayan. Ayan oh. Malutong yan. Nababa po. Nababali. Ito yan. Nako. Delikado na. Tingnan natin kung marirecover natin to. Ayan. Ayusin natin. Linisin natin. Putulin ang mga dulo. Ikakat lang natin yan. Gamit yung cutter. Gamit po yung cutter na. Ito cutter. Putulin lang po yan dyan. At panibago tayo ng connection. Yan, naputol na. Malutong siya. Kukunin natin yung dalawang wire na yan. Yan, mahal, napakasilan po nito. Tingnan lang na natin. Kailangan na iduktong na natin yung dalawa na yan. Baka magkahiwalay pa yan. Yan, dalawa. Kiskisin lang natin ang cutter. Mga dulo. Para mawala yung pinakang insulator. Ayan. Napakasilan po nito mga kabiyan. Ayan o. Kailangan magdikit yung dalawang naputol na yon. Kasi yun yung magka series na windings. Kaya magkadugtong na 1 and 2 na windings. Magkadugtong po yan. Kaya dapat yun ay magkadikit din. Yung dugtongan na yan. Nung nakakonek naman dun sa wire na kulay blue. Diretso sa switch number 1. Yan. Doon natin po 'yon ipabalik. Malutong na siya. Tingnan natin. Talian natin 'ung bago tatanggalin natin 'yon para safe tayo. Huwag natin pabitawin 'yan diyan, kailangan nakadikit lagi 'yan kasi nasa maiksi na. Kaya medyo aryahan natin ang haba. Yan. Yan 'di ba malutong na, nakuha natin 'yung isa. Palitan natin. Tapos itong una nating ilagay. Yung nauna nating ilagay, tatanggalin natin yan para mabuka natin ito at magkaroon ng distansya, may allowance, layo nya. Ayan o, napaka matigas na, malutong na siya. Yan. Magkadikit na yung dalawang dulo. Ngayon, babalatan natin yung pinagtanggalan na wire. Pinutol natin yung kanina. Balatan natin yung dulo para maihinang natin ulit. Masilan. Yan, nabalatan na. Diyan natin yan ibabalik. Yan, ihinang po natin ito, yung pinag, yun po yung kulay blue na wire, para dito po yun sa switch na ito, switch number 1 po yan, kulay blue, ito, pero para safe, at baka malagyan ng tinga yung ating windings, lagyan natin ng sa pin. Okay na po yan. Tingnan natin yung iba pang ano, terminals. Putol din po. Ito lang isa na to. Putol din. Putol din to. Ito naman na yung nasa number 2. Switch number 2. Ang diretso nyan. Yung wire na yan. Ang kulay white. Putulin na natin. Gamit ang cutter. Kunin natin yung wire. Dalawa rin po yan. Magka-series lang po yon. Yung 2 at saka 3. Ayan o. Dalawa. Ayan. Magkahiwalay po. Putol na rin yan o. Kaskasin ulit natin yan ha. Side cutter. Ayan. Diyan po pala bumibitaw. Kaya walang mga connection ang 1 and 2. Ayan. Ayan. Napakahina ng windings kasi alloy. Aluminum. Hindi siya tanso.
pabikitin lang po natin ulit yan. Okay. Tapos, ikat natin yung dulo. Yan. Tapos, balatan natin. At natin idudugtong. Ibabalik natin yung dalawang wire na ating hininang. Ayan. Tapos, yan natin siya ibabalik. Ayan. Hihinangin po natin din yan. Para safe, lagyan natin sa pin. Baka tumagas doon sa windings. Baka mabalatan yun eh. Sira ang stator na yan. O, katulad nung tumagas oh. Yan, okay na. Check upin din natin yung iba pang mga terminals. Ito matigas pa, pwede pa to. Pwede pa yan. Pero ito, malambot. Dalitan din natin yan. Tanggalin natin. Putulin natin yan. Yan, ito. Tapos ito yung wire nya. Ito yung wire nya. Yan. Malambot na, bumibitaw na yan. Kaskasin ulit natin yung dulo nyan. Okay, tapos ito i-patuloy natin kasi nag-abo na yung dulo. Yan, yan. Kukunin natin dulo, tanggalin. Tapos i-splice natin to. Kunin natin yung balat. Diyan natin ibabalik yung ating windings terminal. Yan. Yan. Okay. Ilalagay natin yan dyan. Tapos, hihihinang ulit natin siya. Ayan. Okay na. Okay na. May isa pa. Ito pang pula. Malambot na rin to. Malambot na rin ang dulo. Lahatin na natin to. Kasi yan ang nagiging sanhin ng problema. Nawawala ng koneksyon. Kiss-kiss ulit para mabalatan. Tapos putulan ng dulo at tanggalin yung may abo. Ayan, long nose at wire strip yung gamit ko. Ayan. Ayan. Okay, diyan natin siya ibabalik. Lahat halos ng terminals ay ni-resolder natin mga karyal. Kasi nandyan ang problema niyan. Hinangin natin. Huwag kalimutan. Lagyan ulit ng sapin. Baka matagasan ang tingga. At magkaroon ng short circuit yan. Delikado yan. Ano? Kapasalan sa meter ng buhok. Oo nga eh. Garahe ka na. Mainit na panahon eh. May mga napadaan ng mga tropa. Yan, okay na yan. Ayan, lahat po ay atin ang ni-resolder dyan. Kakadikit-dikit na po yan. Gagawin po natin ngayon ay lalagyan na po natin yan ng saring kabel tube. Ito. Pambabalutan na po natin yan dyan para ma-insulate ang bawat isa. Okay na po yan. Tapos, ibigisin na natin yan ng ganyan.
Bago natin ikabit, itesterin muna natin. Dito natin ilagay sa line 1 line 2 ng plug yung ating tester. Ayan. Ito mga kabit na to. Kailangan pag pinihit natin ito, ito pihit. 1. Ayan. Yung number 1 po. Okay. Number 2. Ayun. Number 2. Number 3. Yan, hindi po siya magkakalapit lang po yung 1 2 3 niya diyan. Yung po resistance niya. Yan. Tapos pagka pinalagpas po natin ang pihit, magiging off na po 'yon. Yan. Okay. 1 2 3. Okay. 0. Okay. Ibig sabihin nagkaroon na po ng connection. Buo na po 'yan. Ang gagawin niyan, ibabalik na lang natin doon sa dati niyang position. Yan. Tapos i-checkin na rin po natin yung ating shafting kung good pa siya. Yan. Makinis pa. O, wala. Wala ang ganong gasgas. Okay pa po yan. Gagana pa po yan. Okay. Kakabit na lang po natin sa dating lagayan. Lagay na po lang natin yung iba pa. Naputol po yung video natin kanina. Itutuloy natin lang kasi inabot na tayo ng gabi. Maraming nagpagupit ng sunod-sunod. Kaya overtime tayo ngayon. So bago natin ibalik yung ating stator sa ating ano, sa ating kaha o dito sa ating casing, lagay muna natin ng langis. Huwag kalimutan. Lagay natin ng langis. Yan. Ganun din yung isa. Tamang basa lang po, tamang basa. Para hindi masyadong malunod. Yan. Kaganyan, pwede na po nating ilagay yung ating stator. Shafting, kabit natin. Hindi naman masyado na bago yan. Ibabalik lang natin sa dating posisyon niya. Yan. Dapat marunong kayo magbalik. Kung kayo mang baguhan lang sa paggawa nito, tandaan nyo lang kung paano binaklas. At para alam niyo kung paano ibalik. Yan. Pag naglagay ng tornilyo, dapat magkatapat lang po yan. Tapatan lang sila. Yan. Doon. Tapos dito. Yan. Sabay po yan. Para sabay ang higpit. Ganun din po dun sa kabila. Mamaya yun ang isusunod natin. Yan, tapatan lang po. Thank you.